Ayun, what's up mga kapitbahay, welcome back na naman sa ating channel, no? So today mga kapitbahay, welcome sa Tech Vlog Thursday na naman tayo. Okay, so ngayon mga kapitbahay, ang pag-uusapan natin is about dito sa ating Wi-Fi modem na binibigay ng ISP provider natin. Ito, maraming nagtatanong nito sa akin, sinasagot ko lang through chat. So may nag-isang subscriber na nag-request kung pwede ko nga ba daw gawa ng video kasi hindi siya techie kung paano mag-add ng additional switch hub doon sa kanyang Wi-Fi modem kasi nga marami siyang laptop or desktop, hindi siya makapag saksak ng iba kasi hindi raw iba gumagana. So katulad nito mga kapitbahay, so bakit nga ba ang ginagawa ng mga ISP provider natin, iisa lang yung port na pinapagana nila? Yun din po yung katanungan ko. Hindi ko rin alam bakit ganun yung purpose nila. Bakit nila dinidisable yung ibang port sa likod? Iisa lang yung binubuhay nila katulad nito. Like for example, itong router na to, kapag binibigay nila sa atin ang mga Wi-Fi modem nila, iisa lang ang gumagana. So hindi ka na makapagsaksak ng ibang device doon sa iyong Wi-Fi router. Okay, so ang gagawin mo lang is paano nga ba paramihin yung port na to. Ayan, kunyari ito, yung port na to, diba, isa lang gumagana. Paano nga ba daw dagdagan to? So ito, ginawan ko ng video para ma-familiarize yung ating isang subscriber na nagtatanong kasi hindi siya ganun kateki, kaya gagawin natin siya ng video. Okay, so for example, ito yung scenario. Ayan, tulad nito. Ayan, ito yung Wi-Fi modem natin, iisa lang yung port. So ang gagawin natin, bibili tayo ng switch hub na ganito para padamihin natin ang port para pwede tayo makapagsaksak ng iba't ibang devices natin. Okay, so paano nga ba yun? Saan nga ba nakakabili nun? Maraming nabibili yung mga kapitbahay sa mga mall, sa mga cyber zone, sa mga computer store. Marami po yan. Medyo may kamahalan lang po pag sa mall ka bumili. Kung gusto mo na makamura, syempre dito tayo. Dito ka lang pupunta. Google, siyempre ang paborito nating Lazada. Ayan, marami pong nabibiling mga switch hub dyan. Ang gagawin mo lang, search ka lang switch hub. Marami po kasing option yan. Merong 16 port, merong 4 port, ganon. Mamili ka lang kung hanggat ilan yung kaya ng budget mo kasi napakapura lang po nandito sa Lazada. Okay naman po yan, hindi naman natin kailangan ng mataasan or gigabit kasi for internet purposes lang naman kasi hindi naman tayo mag-transfer ng malaking data or mag-file server. So for internet usage lang po yan, kaya okay na okay po yan, sinasuggest ko po sa inyo kasi kung ayaw nyo pumunta sa mall, marami po dyan. Ayan, may mga branded din naman po dyan katulad ng Last Mall, TP-Link 8 port. Ayan, medyo may kamahalan nga lang pero kung kapas ka talaga sa budget, dun ka lang sa mga China made, pwede na po yan kasi ayan, katulad na itong TP-Link na ano ba to, 10x100 5 port, ayan, magkano lang, 319 lang. Kaya ganun lang po mga kapitbahay, kung gusto mo lang dagdagan yung port ng ano mo sa bahay na dumami or makapagsaksak ka ng ibang device, bili ka lang sa Lazada ng switch hub tapos ikakabit mo. Okay, so may ginawa akong video, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag actual install ng ganitong mga switch hub doon sa inyong Wi-Fi modem na binibigay ng ISP provider mo. Okay, so let's go! Kunyari ganito mga kapitbahay, ito kasi yung kadalasan ng mga tinatanong, no? Kunyari ito, meron tayong router dito sa bahay na binibigay ng ISP provider natin. Usually kasi ang gumagana po dyan sa likod is nag-iisang port lang. Ayan, ayan, katulad ng sa akin, number 4 lang yung gumagana kasi kapag nilagay ko rin sa number 1 and 2, walang internet. So kailangan mo talaga ng isang panibagong switch hub para makapaglagay ka ng maraming device. Like kunyari laptop, computer, desktop, kailangan mo yun para makapag-extend ka ng LAN port mo. Ito kasi apat nga yung LAN port pero isa lang yung naka-enable. Hindi mo naman kasi pwedeng pakialaman kasi wala tayong access admin yan kasi naka-upload yung sarili nilang firmware. Kaya for security purposes po yan. Katulad ito ng sa akin, marami kasi akong may CCTV ako, IP camera at saka yung mga iba kong PC server. Marami akong switch yan. Mayroon tayong isang TP-Link 24 tsaka isang Cisco na 24 port din. Ayan, so kaya kailangan mo talaga, kaya kahit gaano kadami yung PC na ikabit ko, pwede. Kaya ayun, kaya kailangan mong bumili ng panibagong switch. For example, ito yung nabili mo sa Lazada. Ayan, mare, ito yun. Ayan, ayan, ito is ano to, Cisco to, Cisco. Ayan, Linksys pala.
8 port. Yan, ang gagawin mo lang mga kapitbahay is katulad yan, punta ka lang dyan, kukuha ka lang ng panibagong kable. Yan, panibagong kable. Tapos pupunta ka rin sa likod ng router mo. Doon sa likod ng router mo, yung gumagana na port, doon mo ito isasaksak. Yan, ito. Doon mo ito isasaksak. Like for example, dito natin ilagay. Kunwari, yung sa'yo, gumagana is nasa number 1. So, ilalagay mo lang. Ganyan. Yan. Ilalagay mo lang na ganyan. Tapos, pupunta ka dito sa binili mong switch hub, tawag doon. Switch hub dito sa Lazada. Tapos, ang gagawin mo lang is, lagay mo lang siya dyan, kahit saang port dyan yan, kasi unmanaged switch lang naman yan eh. So, kahit saang port dyan, ito, nakakabit. Tapos, ayan, ilalagay mo lang siya dito, ayan. Dito, kunwari, dito mo ilagay sa number 1. Yan. Yan, katulad yan, nakakabit na. Yan, once na nakapower on na yan, automatic. Yan, automatic, kapag nagkabit ka dyan ng laptop or desktop, automatic magkakaroon ka rin ng internet na nanggagaling dito. So, ganun lang po mga kapitbahay kung gusto nyo dagdagan, kasi marami kasing nagko-comment talaga paano daw dagdagan yung port ko kasi nagkaganyan. So, may mga nagtatanong kung paano i-access yung admin. So, hindi ko maibibigay kasi wala tayong idea kung ano yung password na nilagay nila, unless na lang kung makapagtanong ka dun mismo sa tech. Yun. Yan, ganun lang po mga kapitbahay. Kuha ka lang ng kable. Bili ka lang ng ganitong kable, cat 5 or cat 6, kahit ano. Tapos, bibili ka ng ganitong switch hub. Yan, sa Lazada, marami po yan. And then, ang gagawin mo, lagay mo lang siya dyan. Yan, ganyan. Lagay mo lang siya dyan. Kahit sa ang port. Tapos, pwede ka na magsaksak ng iba't ibang device dyan. Mapa-desktop man yan, mapa-laptop, or mapa-additional wifi man, pwede yan. Pwede ka rito. Kasi nga, hindi ito gumagana. Isa lang ang gumagana, katulad niya sa akin. Kaya kailangan mo talaga ng panibagong switch hub para ma-extend mo yung LAN port mo, para mapadami mo. Ayan. O medyo may budget ka or kalamihan, di bili ka ng ganito. Yung mga pangmaramihan. Pero hindi mo naman kailangan yan kung hindi naman lagpas 20 yung ano mo. So, ito, ayan, pwedeng-pwede na yan. Mumura lang po ito. Kung inyong napapansin, di ba? Mura lang po yan. Doon lang sa Lazada. Search lang nyo. Okay, so, ayan. Ganun lang. Review natin. Bili ka ng ganito sa Lazada. And then, lagay mo lang dito sa likod ng iyong modem router na binigay ng ISP mo. Yung port na gumagana. And then, saksak ka lang dito sa binili mong switch hub. Lagay mo lang dyan kahit saan, tapos pwede ka na magsaksak ng kahit ano dyan. Mapa PlayStation man yan, laptop, desktop, ayan, iba't ibang device. Okay, so ayan mga kapitbahay, ganun lang po, no? Ganun lang pag setup, papano. Okay, so sana natulungan ko yung isa nating subscriber, o sana nasagot ko yung mga katanungan niya. Tsaka maraming salamat po dito sa panonood sa ating Thursday Tech Vlog. Okay, so maraming salamat and thank you for watching and peace and God bless us all. Okay?